My God, I hate drugs. BBM spokesperson, susunod na magiging executive secretary, si Attorney Vic Rodriguez, spokesperson at chief of staff ni presumptive President Bongbong Marcos ang susunod na magiging executive secretary. Sa statement ng kampo ni BBM, kinumpirma na na-nominate si Rodriguez bilang executive secretary. Kasabay nito ang pagbaba niya bilang tagapagsalita ni Marcos at pangtanggap sa bagong tungkulin. Nagpasalamat si Rodriguez sa tiwalang nakuha mula kay BBM at tiniyak na gagawin ang lahat upang maging matagumpay ang 6 na taon ng pamumuno nito. Si Attorney Rodriguez ay nagtapos ng abogasya sa UST, managing lawyer ng Rodriguez at Partners Law Firm at presidente ng QC Trial Lawyers League, who can say no to President-elect Bongbong Marcos. It is an honor working with him, whom I have known for a very long time and I believe will serve the country efficiently and with unquestioned devotion. It is very flattering to work alongside the best person I've known. I thank President-elect Bongbong Marcos for the trust and confidence. Rest assured that our team will work doubly hard for the success of his 6-year presidency, saad ni Rodriguez. Direk Paul Soriano, nilinaw na walang posisyon sa gobyerno na inaalok sa kanya. May lumalaganap pa na report na napipisil rin siya bilang Secretary ng Department of Tourism. Ayon kay Soriano, nakahanda naman siyang tumulong sa Administrasyong Marcos kung kinakailangan siya dahil simulat sa poll ay supporter na ito ni BBM. Wala rin daw bahid ng katotohanan ang chika na maaari rin siyang italaga bilang kalihim ng Department of Tourism o kaya sa Presidential Communications Team ng Marcos Administration. Pero handa raw siyang mag-direct sa unang State of the Nation address ng susunod na Pangulo kung pakikiusapan uli siya. If there's a need for me to help, I will be there in whatever capacity. I've been supporting him from the start and I will continue to do that. He can count on us, ayon ni Paul. Samantala, balak namang bumalik sa paggawa ng pelikula ang misis niyang si Tony. Ipagpapatuloy din ito ang kanyang online show na Tony Talks. She's also willing to be of service to the president, if she's needed, dagdag pa ni Direk Paul. And we should congratulate them for the fine work that they did. I am seeing right in front of me is Miss Tony Gonzalo. Sabi ko na sa kanina, na siya ang nag-start ng kampanya na ito. Kasi nung pumutok yung kanyang interview sa akin, at siyempre, Trinity Science, ang tapang-tapang nito. Hindi ko akalain. Expect this elegant lady to not be able to withstand all of this criticism. Ay, naku. Tawag, sabi ko nga kay Paul, yung asawa mo is badass. Kaya ng lahat harapin. Nag 10 million, 11 million na yung aming interview. Sabi ko, may pag-asa siguro tayo. Baka pwede natin pati na ipakitakbo. What a couple. Sinundan pa ni Paul that did all our ads sa ating palaway. Nobody can contest na malayong-malayo. Ginagaya nga eh. Hindi ba yung mga dalawa-tatlong ads natin ginagaya eh. That they were that good. And we kept the momentum going and the message alive. I cannot allow people to destroy my name, Professor Clarita Carlos pumalag sa listahan na inilabas ng UP. Hindi na nakapagtimpi si dating University of the Philippines Political Science Professor Clarita Carlos at binatikos na nito ang universidad na kanyang pinagsilbihan ng ilang dekada. Ito'y matapos maglabas ang UP Political Science Department ng listahan ng mga aktibo at retiradong faculty members ng kanilang universidad upang malabanan ang diumanoy misinformation ng publiko. Sa kanyang Facebook post, ibinahagi ni Carlos ang kanyang tugon sa UP Political Science. Nakatanggap din ito ng impormasyon na ilang miyembro ng UP Political Science ang sinasabi na nagpapanggap parent siyang aktibo sa UP kahit na hindi naman ito totoo. Sinubukan na daw tapusin ng department chair ang issue ngunit hindi pumayag si Carlos na matapos ito hanggat hindi humihingi ng patawad ang UP Political Science sa kanilang akusasyon laban sa kanya.
Aba, kayo nag-umpisa nito. So, tapusin ninyo by admitting your accusations against me were baseless, in your next department meeting, so this will be reflected in the minutes, ayon ni Carlos. Hindi naman papayag ang tanyag na profesor na masisira lamang ng kanyang ilang kasamahan noon sa UP ang kanyang pangalan. Hindi ako nag-umpisa nito, but I cannot allow people to destroy my name which I have painstakingly built in 56 years through sheer hard work and perseverance, wika ni Carlos. Nagpahiwatig naman ito na maari siyang magsampa ng kaso sa mga naninira sa kanya. Matatandaan na nitong nakaraang mga araw ay nag-post si Carlos tungkol sa mga diumanoy kasamahan niya sa UP na gusto siyang e-cancel. After 56 years as political science professor, some cretins in my department now want to cancel me, really. Bring it on, sabi niya. Pinaiimbestigahan na ng Commission on Elections o COMELEC ang umano'y itinapong mga balota at ilan pang election documents sa isang bakanteng lote sa Amadeo, Cavite. Sabi ni COMELEC Commissioner Attorney Rex Laudianco, ipinagbigay alam na nila ito sa regional election directors ng Calabar Zone at ng National Capital Region, pati na sa provincial election supervisor ng Cavite. Inabisuhan na rin anila ang komiteng nakatutok sa pag-iimpake at sa pag-transport ng mga nasabing dokumentong ginamit noong halalan. Base sa post ng isang netizen, galing daw ang mga balota sa Tondo, Maynila at itinapon sa Amadeo. Patuloy ang pagdating ng mga nakikiramay sa pagpanaw ng Queen of Philippine Movies, Susan Roses. May live report mula sa Heritage Park sa Taguig City ang aming correspondent Paolo Barcelon. Paolo, kumusta na ang sitwasyon dyan? Menchu, sa ngayon ay nagpapatuloy yung isang programa at misa doon sa viewing chapel kung nasaan ngayon ang mga labi ng onigina ng Susan Roses. At gaya ng iyong nabanggit, ay may mga taga-suporta at tagahanga pa rin na pumupunta rito sa Heritage Park. Buong maghapon ay tumunta ang mga artista at maging ang ilang sikat na personalidad sa politika gaya niyang dating aktresa si Perla Bautista, si dating COMELEC Commissioner Rowena Aguanzon, si Senator-elect Rafi Tulfo, si San Juan City Mayor Francis Zamora, gayon din ang mga ang aktor na si Eric Quizon at gayon din si Senator-elect Chis Escudero at si Senator Lito Lapid. Dumating din ang mga nakatrabaho ni Ginang Roses sa teleseryeng Ang Probinsyano kung saan minahal ng bayan ang karakter ni Roses bilang si Lola Flora. Inanunsyo kagabi ng anak ni Roses sa si Senadora Grace Poe na heart failure ang kinamatay ng veteranang aktres. Nagkomento rin si Poe sa mga ulat na ikinukonsidera ang kanyang nanay na maging national artist din tulad ng kanyang amang si Fernando Poe Jr. Ang national artist, dapat siya po ay magaling sa kanyang sining, pero higit sa lahat, siya ay dapat maging isang mabuting huwaran. So, nasa kamay at desisyon ng mga nasa posisyon kung ito ba ay maibibigay o hindi. Pero sa puso ng marami nating mga kababayan, hindi po siya makakalimutan bilang isang may integridad, mahinahon, pero pag hinamon ay hindi po umaatras. Bukod sa mga kaibigan at politiko, bumisita din nga ang mga tagahanga ni Roses. May ilan ang dumayo pa mula sa probinsya para makita ang kanilang idolo sa huling pagkakataon. Ibinahagi nila ang mga alaala nila sa yumaong aktres. Akala ko nga patay na rin ako kasi narinig ko sa radyo. Sabi ko, ay, kawawa naman si ma'am. Mabait. Mabait silang dalawa ni sir. Yung pagbagbigay siya pag Pasko. Si Miss Susan Roses ay down to earth at napaka-approachable. Parang feeling close ka na sa kanya. 2017 pa to yung premiere ng restoration ng Susumbong Kita sa tatay ko. Although hindi naman siya kasama sa cast, inimbitahan siya dahil pinikula tuloy at PJ eh. Menchu, sa Webes na ililibing ang dumaong sige ng Susan Roses. Yan ay ayon sa kanyang anak na si Senador Grace Poe. At sa Manila North Cemetery ito gagawin. At ang mapang abiso sa atin kanina ay ihihimlay siya katabi ng kanyang yumaong asawa nga na si Fernando Poe Jr. sa Manila North Cemetery. Balik sa iyo, Menchu. Paolo, anong oras pwedeng dumalaw sa burol? At sa paano naman yung mga hindi makakapunta, may paraan ba na makita nila ang kanilang idolo?
Menchu, ang abiso sa atin ni Senator Grace po initially ay hanggang Martes yung public viewing dito sa Heritage Park. Magtatagal yan mula alas 10 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Posible ring ma-extend yan hanggang Wednesday dahil na-move na nga sa Webes yung libing ni Ma'am Susan Roses. Now, dun sa mga hindi naman makakapunta rito sa Heritage Park ay mayroong live streaming sa Facebook page ni Senator Grace po nung mga pagdalaw at lahat ng mga programa o aktibidad na ginagawa dito sa Heritage Park. May kwento ko na rin, ano, kanina nakausap natin ulit si Senator Grace po, nakwento niya sa atin kung ano yung mga naibilin sa kanya ng kanyang ina. And one of the last conversations sa Menchu na nagawa nila was nung napirmahan ni Pangulong Duterte yung batas regarding sa mga foundlings, no? Alam naman natin kung ano yung naging kwento ni Senator Grace po, ganun din ng kanyang mga magulang at pinasalamatan daw ng yumaong aktres ang kanyang anak doon sa naging pagpasa ng batas na yon dahil isa siya sa mga co-authors ng Foundlings Law. Balik sa iyo, Menchu. Pasintabi po sa mga naghahapunan, natagpuan sa Dalampasigan ang isang patay na balyena o sperm whale sa Jose Abad Santos, Davao Occidental kahapon. Agad ipinaalam ng mga nangingisda sa mga otoridad ang kanilang nadiskubre. Aabot sa 60 talampakan ang haba nito at nakitaan ng maraming sugat sa katawan. Posible rin daw na patay na ito ng ano rin sa pampang ng sityo sa kalig. Agad nang ipinalibing ang labi ng balyena para hindi na makaapekto sa kalusugan ng mga residente.